welcome back to my channel. Napa-video na naman ang inyong kabesi dahil dito sa mga chika-chika na naman na nakikita ko dyan sa Facebook, no? Ano naman to? Pasanin ulit ng mga OFW, mga kabesi. Oh, big shout out nga pala sa mga negatrons at mga pati na rin sa mga positive na OFWs dyan. Ah, nakikita ko kasi at naririnig ko na naman eh. No? Ay, yung mga ano, yung tukol sa sistema tulad ng mga hanay ng OFW kasi mga kabesi, lalong-lalo na sa ano yung hanay ng PhilHealth na yan. No? PhilHealth. So, big shout out nga pala sa mga PhilHealth. Ano na naman tong issue na to, mga ka-PhilHealth? Bes. Ha? Sa PhilHealth na yan, ano na naman ang issue na to? Yan na, nagdadagdagan na naman ang contribution daw. Sipin nyo yun? Hindi pa tapos tong problema na COVID-19 na to. Eh, mayroon na naman usap-usapan na yan na contribution daw na 3% to 5%, mga ka-bes. Ng mga OFW. Eh, huwag kayong magagalit sa akin ha. Kasi magre-react lang naman ang inyong kabesi tungkol dito, no? Dahil may freedom of speech naman tayo. Kaya lang itong freedom of speech is gagamitin lang natin sa tamang pamamaraan, no? So, mag-freedom of speech ng inyong kabesi tungkol dito sa kwan. Magbibigay lang ako ng konting reaction ko dito sa mga naririnig ko tungkol sa PhilHealth na yung mga contribution na yan, no? At mandatory pa ba yan? Kailangan talaga yung pirsahan? O, yung mga OFW na nandito kami sa ibang bansa, ano? Anong benefits na makukuha namin dyan, mga kabes na PhilHealth? Diyos ko, yan na nga ayuda sa dami ng requirements na pinapakuha nyo para makuha lang yung Dolly Akap na iyan. Eh, tiyak ko na ganun din itong PhilHealth. Ano ba ang mga benefits para na matanggap namin? I mean, pahirapan din naman yan. Alam ko yan, no? Diba, mga ka-OFW? Tapos ito na naman tayo. Kayo, dagdag, bayarin na naman kaming OFWs. Ito na lang daming problema at isipin, babayarin. Ay, madagdag sa mga OFW, gatasan, ganun. Kuwe, naka-lockdown din kami dito. Marami nang naghihirap na mga OFW ngayon. Maraming nawalan ng trabaho. Kung ano-ano yung naisip ng mga ito eh. Ang dami nang bayaran. Nagtaasan na lahat. Ay, nako, Diyos ko po yun, day. Di na nga nababayaran lahat ng mga OFW. Tapos dagdag na naman, nabayarin yan. Hindi na nga tayo nakakabayad sa mga dapat bayarin. Oh, tapos dagdag babayarin na naman. Yung 3% is maliit lang kung isipin mo. Kaya lang kung computin mo yan, eh malaki-laki naman. Naka, wag na, ihulog na lang natin sa SSS at saka St. Peter yan na mapakinabangan pa at pagawan pa tayo ng pamilya ko. Diyos ka, pag-agawan pa tayo pag mayroon tayong ano sa SSS at saka yan sa St. Peter, eh libreng ataol na pagmamatay ako, no? Oh, very demanding ang mga PhilHealth na ire. Oh, ay, magde-demand kayo na eh, mandatory pa ninyo na 3% na babayar na naman na contribution na iyan. Diyos ko naman, Rudy. Kung ako yan, ayaw ko. Ewan ko sa inyo, mga kabesi. Kung akong tatanungin nyo, ha, kaya ako nagre-react. Kasi sinasabi ko lang yung reaction ko tungkol dyan, no? Ayaw ko mag-buy at compute mo. Oh, computein mo. Per year, sabihin na natin, 10,000 yan, no? Yung 10K na yan, malaki-laki na yan. Ay. Maraming OFW na di kakayanin to. Pataas pa ng pataas ito, ha? Per year. Oh. Hanggang 5%. O, sipin na natin. Sige, sabihin natin na 3% lang ang ano, umpisa. E, sa pataas ng pataas iyan, magiging 5% iyan. Naku, mantakin nyo naman, ganyang kataas. O. O, diba? Okay, shout out ko nga din pala, no, sa mga anti-DDS dyan. Yung anti-Duterte dyan. May mga nababasa kasi ako, no, na mga antay. Alam ko naman na antay kasi kung yung way ng pananalita nila eh. Kasi may issue na ito na ibibigay na naman na kasalanan sa presidente ang tungkol dito. Ano ba yan? Naku, eh, Tatay Digo, huwag niyong i-approve to. Pwede lang natin sabihin na ganun, no?
Pero may chika ako mamaya ha, kung sino yung gumawa sa low na to. Titingnan ko maano kayo, mabibigla kayo. Bayad, sinong gusto magbayad sa inyo? Ako ayaw ko. Eh, ako magpro-protesta ako ha, ayaw ko talaga. Oh. Sino ang may nag-comment na itanong nyo na lang sa tatay nyo eh. May nabasa nga din ako na anti-DTS na itanong nyo sa tatay nyo yan. May comment siya, oo, mayroon, mayroon. Eh, tinanong ko sa kanya, bakit ate? Sabi ko, hindi mo ba president si President Digong at saka hindi ka ba taga-Pilipinas? Hindi mo, ayaw mo bang mag-protesta? Sabi niya, eh, isa siya yung OFW dito sa Italy. Sabi niya, I'm an Italian passport already. Sabi niya, so big shout out sa'yo ate ha. Eh, masyado kang mayabang. Nayayabangan ako sa mga ganong tao, no, na yung usapan is tungkol dito yan. Kung tungkol sa pag-apila natin para sa mga kababayan, sa panglahatan ng FW2, hindi yung magmayabang ka na dahil Italian passport ka na, Italian ano ka na, eh, wala ka nang pakialam. Tapos sabihin mo pa na tanong nyo kay tatay nyo, Digong. Si grabe ka naman, ate, eh. Ay, nako, nakaka-high blood ka talaga. Kagaya ng laging sinasabi ni FLM sa Idol FLM na favorites kong lines niya. Ito yung lagi kong gustong-gustong ko sa kanya eh. Na if na di ka makakatulong, sabi niya, wag ka na lang pandagdag sa problema. Yun, yun. Naintindihan mo yun ate, ate girl. Mayabang. Ang issue, bayarin sa PhilHealth, hindi yung politika. Namumulitika kasi kayo eh. Hindi ka makakatulong, manahimik ka na lang, Milyo eh. Mas maganda na lang, no? At huwag ka na rin makipag-comment sa mga iyon. Ganun. Dahil ang issue dito is yung 3% to 5% na babayaran ng mga OFW. Hindi yung para ipakita mo lang na Italian citizen ka. Hello, ate girl! Eh, nakakatamad na rin talagang parang umuwi sa Pilipinas tuloy, no? Ang magbalikbayan, mga kabesi. Kasi naman eh, hindi ka yata i-issuehan ng OEC kung hanggat hindi ka nakakabayad ng PhilHealth. Yun ang pangit, no? Nasaklap pa dito, pag hindi ka magbayad ng PhilHealth mo, ha, mayroong interest, mga kabesi. Bibigyan ka ng interest. Ang di mo mabayaran na contribution mo ay mayroon pang penalty. So, paano naman kaya yun? Ulitin ko ha, walang i-issue daw na OEC kung di ka magbabayad ng PhilHealth na yan. Shout out niya pala sa mga senators na gumawa. Okay? Sa kanila pala ito. Mga dilawan, puro mga dilawan yan. O, ayan mga yan. Ito yung mga senator na gumawa ng batas na upang mga OFW ay magbayad ng mga mandatory yung PhilHealth. So, 3% ng sahod natin mga OFW, mga kabesi, gawing gatasan ang mga tinatawag nilang mga, ano mong tawag sa atin? Yung bagong bayani, tayo mga OFW. Salamat sa kanila ha. Super, super love na love nila ang OFW. Dilawan lahat to. O, anong mas sa inyo? Mga kabesi, akala nila yamanin ang mga OFW dito. FYE for your information po, mga senator, big shout out sa inyo. Actually, siguro hindi na rin namin need yung ano, PhilHealth dito kung dito kami nakatira, no. Eh, malay namin kung mamatay na kami ngayon, hindi rin namin makukuha yung PhilHealth na iyan, 'di ba? Kung tutuusin, halos libre na kasi po kami sa hospital at halos, ha, hindi naman lahat, hindi ko sinasabi. At discounted pa kami sa mga gamot dito. Kaya Abnoy Pinoy yan eh, yan ang nag-approve at ngayon lang ine-implement yan, ngayong ano ni Duterte. Pero hype ng mga dilawan yan, puro pahirap ang manggawa ng mga ito, itong mga dilawan ni Ere. Kung OFW ka, besi, kunin mo yung link dyan at sabihin mo na ayaw mo yung naipatupad ito na kaltasan ng 3% kung saan sa ulok ka man ng mundo ngayon. Ha? So magpetition tayong lahat. No to this. Ha? PhilHealth 3% to 5%. Ano yun? Sinuswerte sila? Wow! Tantabi na muna natin ang pamumulitika, no? Kasi buhay nating mga OFW nakataya ngayon. Kaya magpetition na kayo kung yun ang need nating gawin. Magpetition tayo. Lahat ng OFW, kunin ang link nila. Like ko dyan sa babay. Nulit-ulit ko ito para petitionan nyo. Petition is a must. Ha? Good luck na lang sa ating lahat. Good luck sa inyong lahat. So, God bless you. Magalit yung magalit sa akin. Pero sinasabi ko lang yung side ko.